Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang. Grabe to, Romualdez na mutla sa takot, BP Sara ebidensya nilabas, Press Marcos na syakit. At yun, play na natin kung nalalaman ito. Sabi mga kababayan ni House Speaker Martin Romualdez na siyang possible ano, successor ng ating Pangulo. Ganda kasi ng tandem ng ating Pangulong Bongbong Marcos tapos ni Speaker Romualdez. Kasi yung ating Pangulong Bongbong, Ferdinand Romualdez Marcos. Tapos itong si Speaker naman po, ang pangalan niya, Ferdinand Martin Romualdez. Oh, may Ferdinand din. Napakaganda yung teamwork nila. Nagsalita siya mga kababayan in relation dito sa pagbaba, pag-slowdown ng inflation sa ating bansa. Sabi niya po dito, yung political will niya, it is the political will and sound economic policies. Yun ang naging rason nitong inflation rate is slowdown. Di ba napakaganda mga kababayan? Kaya importante talaga yung continuity. Lagi man ganon. Pag bumaba, hindi ninyo maramdaman. Pag tumaas, ramdam na ramdam. Pag magagandang balita, ignore. Ayaw ninyong bigyan ng pansin. Ganon ang mga ugali ninyo. So sabi dito sa balita, this continued drop in inflation can be attributed to President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr.'s strong political will and the administration's sound economic policies. Tama lang po. Yung mga polisiya sa ekonomiya na binuo ng ating Pangulong Bongbong. So maganda yung naging epekto po mga kababayan sa ating ano, sa ating ekonomiya. From a high of 8.7% at the start of the year, inflation had been tamed to 6.1% in May and dropped again in June at 5.4%. Naging spaghetti ano, pababa ng pababa. Gusto lang na marinig mga kababayan ng mga critics, spaghetti pataas ng pataas. Eh kung may spaghetti pataas, may spaghetti pababa din siyempre. At dapat tayong matuwa pag pababa yung spaghetti. President Marcos Jr.'s carefully crafted spending plan in the 2023 national budget. Sabi po ni Martin, his many investmentors during his term that inspire investor confidence in his focus programs in actions against high prices of goods all contributed anya to this drop in inflation rate. Sabi mga kababayan ng speaker, kita ninyo? Maganda yung resulta po ng pagta-travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi lang maka-appreciate ng pagpapasyal-pasyal. Ang tingin kasi ninyo, naglakwats lang yung ating Pangulo. Trabaho yun eh. Di ba? Tingnan ninyo yung naging resulta. Di ba? Napakaganda. Positive yung naging resulta sa ekonomiya ng ating bansa. Romualdez also noted that one of the primary focuses of the 2023 national budget, the first budget crafted by the current administration, is to strengthen the purchasing power of ordinary Filipinos. Lalo pa ngayon po, mga kababayan, na yung Maharlika fan bill na i-transmit na pala, nandun na, nasa table na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I-review yon ng kanyang ano, legal ano, staff. Hindi man agad-agad yun na pipirmahan. Titingnan pa rin. Di ba? I-excited na po yung mga investors. Ang hindi lang excited po, si Risa tapos si Coco. Si Jaime Marcos, nagsalita na lang po siya. Noong ano, na kailangan na niya pag-aralan natin. Maganda na yon na gano'n ang posisyon ni Super Ate. Ibig sabihin nun, devil's advocate siya mga kababayan para lalong ayusin. Di ba dapat gano'n? Iba po yung papel ni Super Ate. Pero hindi nangangahulugan, galit siya kaya no. Hindi siya sangayon sa mga economic policies.
ng ating Pangulong Bongbong Marcos or kaaway na niya? Nakita ninyo doon sa Davao? Magkasama yung magkapatid? Nagbeso-beso nga po? Wala man po problema at maganda na hindi laging sangayon kahit magkapatid sila. Iniingatan nilang masira siyempre yung administrasyon ng kanyang kapatid. Di ba? So, lowering the inflation rate is a necessary offshoot of boosting our people's purchasing power. And the Marcos administration has achieved that effectively. Sabi po ng possibly susunod na presidente. Wala bang pong sinasabi niyan? Si Speaker of the House, Martin Romualdez, baka kasi yung mga DDA supporters po. Magalit na naman sa atin, ibas tayong ibas dito po. Lalo na yung mga DDS vloggers, laging galit sa akin ngayon. Bigon na bigon. Wala man po na sinasabi si Speaker kung tatakbo siya sa mataas na posisyon. Napakatagal pa. Ang susunod na eleksyon, midterm, senatorial, congressional, local elections. 2028 pa po yung presidential. O diba? Pero sabi ng mga nanonood sa atin, talaga niya ang bagay na tumakbo kung hindi si super ate, si Martin Romualdez, kasi matured kong mag-isip at hindi naglalaway. Kitang-kita na po yung politika. Isulat na lang ninyo kung possibly nahulaan ninyo yung minimin ko. He noted, sabi rito, the executive order issued by Marcos in May creating an interagency committee on inflation and market outlook to enhance the coordination and action of different government agencies in managing inflation. O diba? Napakaganda mga kababayan. Romualdez also said the House will continuously work with the administration to further bring down the prices of basic commodities. Slowly but surely mga kababayan. At napakaganda yung tandem ng magpinsan. Kaya yung mga plot to oust Martin, hindi kayo magtatagumpay. Pansamantala, abang nagpaplano ng susunod na attack. So yun po mga kababayan, yung sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Yan ang dapat talaga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong. Kaya solid yung support ng ating Pangulong Bongbong sa kanyang pinsan kasi napakaganda yung performance din under Speaker Romualdez ng House of Representatives. Yung mga economic priorities, legislations na priority po ng ating Pangulo ay talagang tinapos po nila sa leadership po ni Martin Romualdez. Wag na magbagal-bagal pa kabayan. Comment mo na yan sa baba para mabasa ko yan mamaya. And of course, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay wag na wag mo kalimutang mag-iwan ng like at pakishare na din ang balitaan video na ito para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Diyan nga mga kabalita natin yung mga ilang patungkol na balita nga dyan mga kabalita natin sa pangyayari nga dyan, no, kala Pangulong Marcos at dito nga kaya Speaker Romualdez mga kabalita natin na kung saan nga mga kabalita natin na tila ba nagiging maganda yung takbo nga ng pagsisilbi nga ni Romualdez nga daw dito kay Pangulong Marcos. Kung saan nagiging maganda daw ang takbo ng pagsisilbi nga ni Romualdez, no, para sa ating bayan na kung saan katandem ni Pangulong Marcos to sa kanyang ginagawa syempre para mapaunlad ang ating bansa. Na kung saan yung inflation nga mga kabalita natin ay tila ba nagiging maganda yung takbo. At dito nga dahil nga daw to sa tulong nga ni Romualdez, no, mga kabalita natin. At yan yung mga ilang patungkol dyan ni Dante Maravillas na kung saan yung pagtatrabaho ni Martin Romualdez sa ating Pangulo tila ba daw nakakadagdag ng tulong at talagang nagtutulungan yung administrasyon at syempre itong ang si Martin Romualdez na kung saan niya maganda yung nagiging pamamalakad o yung pagsisilbi nga sa gabinete ng ating Pangulong Marcos. Yan yung pinapahayag dyan. At dito nga talagang nagbubunga yung kanilang mga ginagawa nga mga kabalita natin para nga sa pagpapaunlad at talagang pagpapaganda pa ng ating ekonomiya. At talagang yung husay at galing ay binubuhos syempre ng ating Pangulong Marcos at ito nga daw si Martin Romualdez sa kanyang mga ginagawa syempre para mapaunlad at mapalakas pa ang ating ekonomiya. At
Yan lamang mga kabalita natin. Okay na lang, bahala nga mag-komento sa ibaba nang nais nyong i-komento patungkol dyan. At yan muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.